So part 3 na to ha. So part 3 na ng introduction natin about statics of rigid bodies, about force components and resultant forces. So ito is another example. Pero ngayon balikta rin naman natin, no? So kung kanina is yung last video natin is about finding the components. So balikta rin natin dito. Let's find the resultant force given different forces. So yan. Let's go to the example. So before that. Ayan, so let's proceed to the example. Ayan, from the given set of forces shown, solve the following. Ito, the magnitude of the resultant force system, angle that the resultant force makes with the horizontal measured counterclockwise. So, this is the figure. Yan. So, ayan na muna natin yung concept nitong clockwise and counterclockwise. Ay, clockwise, pag sinabing clockwise, that will be positive. And then, counterclockwise, that will be negative. So, para mas maalala nyo to, para mas maalala nyo guys, alalahanin nyo ang ikot ng kamay sa relo is paganito. And that is the positive one. That is the positive one. Tama? Tama, syempre. And then, kapag paikot, pabaliktad yung ikot niya, binabaliktad niya yung ikot ng relo, ng kamay ng relo, that is the negative one. So, yun, para mas madali nyo matandaan ang counter and clockwise and counterclockwise. So, let's proceed to the figure. Pakita natin that there is a 28 newtons there. 28 newtons which has a degree of 40 degrees. And then, the inclination, I mean. So, 34 newtons naman which is inclined 10 degrees. There is a 26 newton vertical vertical force. And then, there's a 42 newtons 30 degrees incline. And then, lastly, there's a moment there na which is, ano to? It is counterclockwise, no? Kung makikita nyo, that is counterclockwise. Ang ikot niya is pa ganun. So, counterclockwise yan, which is negative 125 newtons per meter. So, yan. So, after that, ano pa yung gagawin natin, di ba? Gagawin natin, guys. So, gagawin natin dyan is, paano natin makuha ang resultant force? Hindi ba pinag-usapan natin? So, pag kinukuha ang resultant force is kailangan mo ng force components in the vertical and horizontal direction. So, unahin na natin kunin ang resultant force, Rx. Ayun nangyari. Rx muna tayo. So, sa Rx, kailangan nating i-consider lahat ng horizontal forces. Horizontal components. So, kung titignan dito sa ating figure, makikita mo, tatlo lang dyan ang merong horizontal force. Ano yung mga yon? Ito. Ito, tapos ito. Yan, tatlo lang. Kasi ito is vertical na to, itong 26 newton. Absolute na value na yan ng vertical force component. So, ang gagawin na lang natin is itong kukunin natin ng components, vertical horizontal components ng mga nakabilog. Mga 28 newtons, 24, and 42. So, first thing first is, ano yung mga sign convention natin? So, tandaan, kapag horizontal ang pinag-uusapan, pag horizontal, kapag pakaliwa ka, palitan natin kulay, kapag pakaliwa ka, guys, girls and guys, that will be negative. So, kapag pakanan ka, that is positive. Yan. So, ganyan lang. So, kung titignan nyo to, check nyo, ang 28 newtons is ang horizontal component nyan. Kung titignan yung mga components, is pa ganito, tapos pataas. And then, dito naman sa 34 newton is papuntang kanan, tapos pababa. Tama. And then, lastly, this 42 newton has an upward and to the right component. So, yan. So, kung makikita nyo, is, ito muna ang i-consider natin, itong mga ito. Ito, tapos ito. So, yan. So, kung titignan nyo, muna sa 28 newtons,
it is pointing to the left, so that is negative 28. And then dahil horizontal components ang hinahanap natin, ang gagamitin nating trigo function is cosine. So cosine 40 degrees. That is 40 degrees. And then next is the 34 newtons, which has to the right. That means that will be positive 34, and then cosine 10. And lastly, the 42 newtons. That is also positive kasi papunta rin lang siyang right. Kaya, plus 42 cosine 33. So, after that, simplify nyo. You'll get an answer of resultant force along the x-axis, which is 47.26 newtons. Ito yung force component ng ating resultant force. Rx is equal to 47.26 newtons. And then next is Ry. So hanapin natin lahat ng may resultant components along the vertical axis. So wala namang pinagbago, ito at syempre ito dadagdag mo. And yan. So punta na tayo sa pagsosolve. So Ry is equal to, so inahin ko na yung 26. 26 is upward kaya positive 26. And then 28 newtons is also upward. So 28 sine, dahil vertical lang hinahanap natin, sine 40. And then next is 34 newtons. It is downward kaya minus 34 sine 10. Plus kasi upward kaya plus 42 sine 33. After that, simplify, you'll get an answer of 60.97 newtons. So, meron ka ng Rx, meron ka ng Ry, masasolve mo na yung value ng R, the resultant force. Yung resultant force, diba, sinabi ko na sa inyo, yan. Ganyan na magiging formula niya. Kasi parang ganun lang din sa F is equal to Fx squared plus Fy squared, same lang. Doon kasi is isang force lang yon. Dito is madami ng forces na kailangan mong hanapan ng resultant force. So, dito, R is equal to square root of Rx squared plus Ry squared. And then, meron ka ng value ng Rx and Ry, sasalpak mo na lang dyan. And then, solve. Ayun, bakit ganito yung itsura niya? So, R is equal to 77.14 newtons. That will be your final answer in number 1. So, let's talk about number 2 naman na ngayon. Yun. So, number 2, what is the angle that the resultant force makes with the horizontal measure counterclockwise? So, madali lang yan. Ganito lang. Yeah. Ganun lang siya. Hinahanapan lang natin is yung theta dun. So, what is that theta? Kung titingnan nyo, theta, ano yan? Paano nyo masosolve yan? Dali lang yan. Gawin natin ng ano? Gawin natin ng figure. Ayan na. This one are the components, hindi ba? Ito yung dalawang components natin. This is the X component and this is the Y component. Anong gagamitin mo na dyan? Dahil merong kang components na 47.26 and 60.97. That will be opposite over adjacent. And what is opposite over adjacent? That is tangent theta. So, we'll be solving that. Yan, tangent theta is equal to opposite over adjacent is equal to 60.97. And then you will get the, anyan, di ba ganyan yun? Tan 60.97 over 47.26. Yan, so makakakuha ka ng sagot na 52.22 degrees. That is your final answer. So, yun. Sana na-gets nyo kung paano kumuha ng resultant force. Kabaliktaran nung first situation natin. First sample problem natin. So, ganun lang kadali, guys. But thank you for listening. And then, another video will be posted later. So, antayin nyo na lang. That will be about equilibrium naman and free body diagram. So, yan. Thank you.